Pakinggan natin ang kalumpati ni Mark Anthony P. Bolan, bagong matamit ng unang karangalan. Ang minamahal na punong barangay, Tagalang-Galang, Robin M. Feliciano. Sa aming punong guro, Ginang Amilita N. Ayaton. Sa mga punong guro ng iba't ibang paralan, mga minamahal naming guro at iba pa mga panauhin, mga magulang at mga kapamuno sa pagtapos, isang masaya at magandang umaga po sa inyong lahat. Napakasaya ko sa umagang ito dahil dumating na ang araw na ating pinakahihintay, ang ating pagtatapos. Lubos ang aking kagalakang madarama sa mga sandaling ito sa pagtanggap ko ng pinakamataas na karangalan ngayon. Labis-labis ang aking pasasalamat sa buong may kapal sa pagkakalag na sa akin ng karangalan, bunga ng aking pagsisikap. Salamat sa Kanya dahil dinilig Niya ang aking panalangin at nagbunga ng maganda ang lahat ng aking pagpupunyagi, pagsusumikap at kasipagan sa aking pag-aaral sa tulong at gabay ng aking mahal na mga magulang. Sa lahat ng aming mga guro, maraming salamat po. Salamat sa pagturo sa aming mga kaalaman na nagpalawak ng aming kaisipan upang kami ay lumaking may takot sa Diyos, matalino at edukado. Salamat sa pagpanday at pagdinang ng aming murang kaisipan upang hindi kami maging matatag, matiyaga, at matapang sa pagharap sa mga pagsubok. Hindi ko malilimutan ang inyong mahabang pangunawa, pagtitiyaga, at pagiging at pagpapasensya sa lahat ng aming mga kahinaan, kakulitan, at pagiging pasaway sa loob at labas ng klase. Lahat ng inyong itinim ay aking babaunin at gagawing inspirasyon sa panibagong level ng aking pag-aaral. Sa aking alma mater, P.R. San Diego, buong puso ang nagpapasalamat sa iyo sa paghubog mo sa akin at sa mga mato ako sa pagtapos upang kami ay lumaking may disiplina, mabuting tao, hindi lamang bilang anak, mag-aaral, kundi maging isang mabuting mamayang Pilipino. Salamat sa pagmulat ng aming munting kaisipan upang kami ay makatulong at may bahagi namin ang mga natutuwang kaalaman sa pagpapaunlad ng ating bayan. Ikinararangal ko na dito ako nagtapos ng aking elementarya at ito ang nagsilbing ikalawang tahanan ko sa loob ng 6 na taon. Magkahalong lungkot at saya ang aking nadarama sa mga sandaling ito habang ako'y nasa inyong harapan. Tungkol, dahil magkakahiwalay na tayo at iiwanan na natin ang ating mahal na paaralan at mga dakilang guro. Sa mga kapwa ko na sa pagtapos at mga kaibigan na naging kasama-sama ko sa pagkibata at pagharap sa mga gawain at mga pagsubok, sa lungkot man ang saya, sa hirap man at ginhawa dito sa ating paaralan, maraming salamat sa inyo. Alam ko ang pagtatapos natin ito ay ibayong simula lamang ng ating pamahamang pagdalambay sa susunod na level ng ating pag-aaral. Lagi nating iisipin na ang edukasyon ang pinakamahalagang maibibigay sa atin ng ating mga magulang upang magkaroon tayo ng maganda at matatag na kinabukasan sa hinaharap. Huwag nating hayaan na maging hadlang ang kahirapan upang hindi tayo makapagtapos ng ating pag-aaral. Hinahamon ko ang mga kapwa ko sa
pagtapos, naigit pa tayo magsikap at mag-aral na mabuti. Upang makabit ang ating mga pangarap, dahil naniniwala ko na ang edukasyon ang susi sa ating tagpay na siya makapag-ahon sa ating kahirapan sa buhay. Huwag nating kalilimutan na tayo mga kabataan ang pakibat ng ating pamahalaan sa pagpapaunlad ng ating bansa. Tayong mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. At sa aking pinakamamahal na mga magulang, maraming salamat po. Kung hindi tayo sa inyo, ay wala ngayon dito sa kinatatayuan ko. Kayo po ang ipinag-ibig. Sa pangalan ito ay mapawi ko ang hirap at pagod na inyong ginugod sa pagtatrabaho upang suporta ang aming magkapatid. Salamat sa inyong walang-sawang pag-abay at pag-alaga sa amin. Salamat na sa tuwing pinanghihinala ko ng loob, kayo ang nagbibigay lakas sa akin. Salamat na sa tuwing kailangan ko kayo, nariyan kayo para sa akin. Daddy, Mami, ang aming dalong ito ang pinakamahalaga at pinakamagandang regalo ko po sa inyo. Para sa inyo po lahat ang mga pangalang ito, mahal na mahal po kayo. Maraming salamat po at muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mark Anthony P. Bola. This marks the culmination of years of hard work and study, planning and preparation and investment in time and resources. This day is truly a significant milestone for every graduate, parent, administrator, faculty and staff, as it is for us in the Department of Education. And while we know that it does not end here for most of you, this is only the beginning. It's only right that we take this opportunity to pause, take account of what we have accomplished and issue a deep sigh of satisfaction and relief as we congratulate one another before moving on to the next chapter of our lives. This year's theme, Your Gift of Learning, Our Tool for Nation Building, extends in a public invitation to each one of us. The Gift of Learning is a universal one offered to every stakeholder in the education sector. To our dear graduates, remember that your newly harnessed values, knowledge and skills shall comprise the building blocks of our society. The choices you make, the relationships you cultivate, the attitudes you bring to school and work. These erect the pillars and walls of our rising nation. How beautiful and strong you desire this building to be depends a lot on you. To our rightly proud parents, administrators, faculty and staff, your own gifts to support and inform education are making it possible for us to hope for a better future. Yet, let us also remember that our actions and examples, more than our words, leave fewer imprints in the minds of the young. The integrity we bring into our homes and classrooms become the foundation of our own future. The justice, peace, and prosperity we yearn for strongly depend on the truth and faithfulness we invest today. What's the project we call our country, the Philippines? I hope and pray that over and above each of our personal dreams for ourselves comes the larger dream of a united, fulfilled, and prosperous Filipino people and one contribution to the development of our nation. Mabuhay kayo lahat. Ating punong guro, Ginang Amelita Ayalon, sa ating mga kapwa punong guro din mula sa iba't ibang paaralan, sa ating punong barangay,